anime na Slam Dunk ay isa sa pinakakilalang basketball anime na inilabas sa taong 1990 na hanggang ngayon ay napapanood pa rin ng marami sa atin. Ilang comparison na rin sa NBA ang sinasabing hinalintulad daw ng Slam Dunk. Tulad na lang ng karakter ni Hanamichi Sakuragi para kay Dennis Rodman. Well, miski naman ako, a-agree dyan. Dahil pareha silang iisa lang ang obligasyon sa team, yun nga ay ang pagkuha ng mga rebounds. Sama mo na rin dyan yung parehas nilang pulang buhok. Pero meron pang isang ginaya tong Slam Dunk sa NBA. At ito nga yung form ng free throw ni Sakuragi na tinawag na underhand free throw. Ang pinakasikat nga sa gumawa ng ganyang form ng free throw ay walang iba kundi si Rick Barry. Gaano nga ba siya kagaling noon maglaro? Sino-sino mga player o NBA player ang gumawa ng ganyang free throw? At bakit ni minsan hindi binalak ni O'Neal gawin yung ganyang style ng free throw? Well, ilan lang yan sa pag-uusapan natin ngayon mga bro. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay pindutin mo na agad yung subscribe button dahil 75% sa mga nanonood dito sa ating channel ay hindi pa nakasubscribe. Tapos kapag nagawa mo na yan, isabay mo na rin yung pag-ring ng notification bell button para kapag maglalabas tayo ng panibagong videos, ikaw agad ang unang makakapanood. Si Rick Barry ay na-draft bilang second overall pick sa taon ng 1965 para sa San Francisco Warriors. Pero bago pa siya mapunta ng NBA, isa na siyang napakagaling na player college pa lang. Kung saan nag-average siya ng 29.8 points per game, 16.5 rebounds per game at 85% shooting sa free throw para sa 4 na taon niya sa University of Miami. Sa kanyang senior year naman, nag-average lang naman siya dyan ng 37 at 18 na game. Dahil sa nagawa niyang impact sa NCAA, pangalawang player lang siya noon na niretiro yung jersey number ng isang school. So college pa lang, alam mo nang halimaw maglaro si Rick Barry. Sa unang dalawang taon niya sa NBA, pinangunahan niya agad tong Warriors sa puntos, kung saan meron siyang 25.7 points per game sa kanyang rookie year. At tinanggal din siya dyan bilang rookie of the year nung taon na yan. Tapos 35.6 points per game naman noong sumunod na taon, dito ay nakuha niya naman yung titulong bilang scoring champion at MVP sa napakabatang edad pa lang na 22. Dito ay binuhat niya tong Warriors para makapasok sa NBA Finals. Yun nga lang, ay natalo sila ng team ni Wilt Chamberlain at ng buong Philadelphia. Pero nag-average pa rin siya dyan ng 40 points per game. Grabe lang, diba? Sa taon ng 1967, ay hindi naglaro sa NBA si Rick Barry. Dahilan, hindi siya nabibigyan ng sapat na bonus para sa effort na ginawa niya para sa Warriors. Kaya naman sa taon 1969 hanggang 1972 ay naglaro siya para sa ABA, ang karibal na liga noon ng NBA. Sa 4 na taon niya dyan, nag-average siya ng 30.5 points per game, 7.5 rebounds per game at 4.1 assists per game. Pinangunahan niya din tong ABA para sa may pinakamataas na percentage sa free throw na may 88%. Sa pagkawala niya noon sa Warriors, hindi nga naging title contender yung team nila. Pero sa taon ng 1972, ay bumalik na muli sa kanila si Rick Barry. 3 years after niyang makabalik sa NBA, ay muli din silang nakabalik sa NBA Finals. At sila nga din yung may pinakamataas na standing sa West na may 48-34 na record. Sa Finals, kinalaban nila tong Bullets na may pinakamataas na record sa taon na yan. Yung team na may 60 wins, sinuwip ng nila sa Finals. Kung saan si Rick Barry ang itinanggal bilang Finals MVP na nag-average ng 31 points per game, 5 rebounds per game, 5 assists per game at 3.7 steals per game. So gaano nga ba kahusay maglaro si Rick Barry? Well, to be honest mga bro, di pa naman ako pinapanganak nung time na naglalaro na sa NBA si Rick Barry. Kaya mahirap sabihin kung gaano siya kahusay. Pero ganito na lang, pagbabasihin na lang natin sa stat sheets at sa mga nakita kong highlights niya sa YouTube. Base sa average niya per game, talagang legit na scorer siya. Sa murang edad pa lang, nagawa niya ng magbuhat ng team papuntang finals. Isa marahil sa pinakamahirap gawin sa NBA. Sinabi ko nga kanina, nakilala siya dahil sa napaka-unique na tira niya sa free throw. Pero dahil sa free throw na yan, siya lang naman ang nag-iisang player na pinangunahan ng NBA, ABA at NCAA sa free throw percentage. Kahit na sinasabing pambabae yung tira na yan, well kung effective naman, anong masama diba? Sinubukan din yan dati ni Wilt Chamberlain, yun nga lang, hindi umubra sa kanya yung ganyang tira. Pero may isang NBA player ang nag-improve matapos gawin yung underhand free throw na yan, si Chinanu Onuwaku. Matapos mag-average ng 46% sa kanyang first year sa Louisville,
naging 60% na nung sumunod na taon. Hanggang sa NBA, ginagawa niya yung ganyang style ng pag-free throw. Sumunod naman ay syempre, sino pa ba ang magmamana kay Rick Barry, di ba? Kundi yung anak niya. Buong college career niya, ganyan siya tumira sa free throw. Kaya naman nag-average siya ng 81% sa free throw. At ang uli ay si Shaquille O'Neal, nakilala din sa may pinakamababang free throw shooting at dahilan sa tinatawag ngayon na Hakashak, kung saan favolin yung player na mahina sa free throw. Sabi niya, kaya niya hindi ginawa yung ganyang tira dahil boring daw. Okay na daw maging 0% yung free throw niya basta hindi niya gagawin yung tirang ganyan. Isipin niyo naman kasi mga bro, kung gagawin ni Shaq yung ganyang tira, 325 pounds tapos underhand tumira sa free throw, di ba? Dagdag pa niya, kahit naging effective sa iba yung ganyang form, well sa kanya, hindi daw nangyari yun. Overall, magaling na player din talaga tong si Rick Barry. Sa kanyang resume sa NBA, naging 12-time NBA All-Star, 10-time All-NBA, 1-time scoring at steal champion, 1-time MVP, NBA champion, Finals MVP, at kasama din sa 50 greatest players sa history ng NBA. So ayan mga bro, yung nakakatawang tira ni Sakuragi sa free throw, hinalintulad lang naman sa isa sa pinakamahusay na naglaro sa NBA. So ayun lang para sa video natin for today. Sana ay nagustuhan nyo tong topic natin ngayon at kung nagustuhan nyo naman ay mag-subscribe na para sa mas marami pang content na tulad nito. Maraming salamat sa panonood nyo mga bro at ako nga pala si The Bro TV ang nagsasabi sa inyo ng Peace Bro!